Isang retiradong profesor mula sa Universidad ng Pilipinas at kasalukuyang nagtuturo ngayon sa Politecnico Universidad ng Pilipinas. Magandang hapon din sa mga reactor at mga participant na nagmula pa sa iba't ibang mga paaralan. Ito ay serye ng lekturang profesorial sa kasaysayan at antropolohiya na hatid sa ating lahat ng Politecnico Universidad ng Pilipinas sa pamamagitan ng tanggapan ng pangalawang pangulo pang akademiko, tanggapan ng pangalawang pangulo sa pagdaliksik, extension at pagunlad, suliyan ng pantaw at panlipunan pagunlad, at syempre pa ang kolehiyo ng mga agham panlipunan at pagunlad. Ang tema ng panayam ngayong hapon na ito na sa akin palagay ay marami kayong matutunan, lalo kung kayo ay makikinig. No? Kaya kayo ay makikinig, pamili kayo bubong o dignidad. Makinig. Ang tema, ang pantayong pananaw o mas kilalang titi sa K-12 tungo sa final na pagbubuo ng Kapilipinuhan. Tayo pong lahat ay magsitayo para sa pambansang awit ng Pilipinas na susundan naman kaagad ng pagdalang. Upang mundo'y pagnanaman.
Magsilubo na po ang lahat at sana ay maghari at kapayapaan. Ang kapayapaan ay sumayin niyo. At sumayin niyo. Okay, para bigyan tayo ng pambungad ng panalita, narito si Dr. Manuel Simugi, ang pangalawang pangulo pang akademiko na siya kakatawan din naman ng direktor ng Surian ng Pantao at Agang Malipunan si Dr. Abel Roland Sebastian. Sa mga makasaysayang hapon po sa ating lahat, so yung kung ilang mga estudyante pwede po mag-occupy ng ilang mga upuan, ayan po. Okay. So muli isang magandang hapon sa ating lahat. Sa pangalan ng ating mga opisyales, sa pangunan ng ating Pangulo, Dr. Manuel C. Guzman, pangalawang Pangulong Pang-Akademiko, Dr. Manuel Muhi, pangalawang Pangulo sa Pananaliksik at Pagpapaunlad, Dr. Biga Basin, ay nais po kayong batiin at i-welcome sa Politecnico Universidad ng Pilipinas. Una sa lahat ng ating pinagbibintangan ng tagapagsalita, Dr. Susan Lazar, sa ating mga ginagalang na reaktor, Professor Renzi, Professor Shao, Professor Mary Jane, at sa lahat ng iba pang faculty o mga bisita mula sa labas ng universidad, welcome po sa PUP. Kayong din, higit sa lahat ang mga eskola ng bayan, karamihan po ay BA History, palakpakan po natin ang ating mga nasaan po ba ang mga BA History dito? Ayan. Meron po bang mga taga College of Education? Ayan po. At sa iba pang mga kolehiyo na dumalo sa atin, welcome po. So napakahalaga ng pagtitipong ito, no? Bilang pagtugo na rin sa vision ng ating Pangulo na gawing epistemic ang community ng PUP, isinagawa ang serye ng mga panayam, lekturang profesorial. Nag-iimbita tayo ng mga kilalang pantas sa bawat disiplina at tayo ay mapalad at nabigyan ng pagkakataon na maging bahagi ng PUP sa pamamagitan ng professorial lecture series na ito, ang tagapagtatan, ang ama ng bantayong pananaw na si Dr. Jesus Salazar. Bigyan po natin ng mas gabong palakpakan. So napakalaking hapon po sa kasalukuyan, generasyon lalo na ngayon sa K-12, na nawala po ang Philippine History. Tama po ba? Of high school. Nawala po ang Philippine History sa high school. At ngayon ay meron tayong readings in Philippine History sa college na medyo historiography ang approach nito. Maganda sana ito kung hindi nawala yung batayan sa high school, yung kasaysayan ng Pilipinas. So, lalo na sa usapin ng mga millennials natin minsan, nahihirapan ng tingnan ng sarili natin. Tama po ba? So, itong hapong lekturang ito ay bibigyan tayo ng napakaraming pag-aaral, leksyon, patungo dun sa tinatawag natin pantayong pananaw bilang balangkas ng pag-aaral ng kasaysayan ng Kapilipinuhan. Hindi ko na po hahabaan itong pagsasalita dahil marami rin po tayong taong sa likod para ibigay na natin itong mikorpono sa ating tagapagsalita. Muli po, maraming salamat lalo na sa ating mga bisita sa pagdating dito sa ating sintang pangalan. Magandang hapon muli sa ating lahat. Salamat, Dr. Sebastian. Tunay nga talaga na mayroong hamon hindi sa pagtuturo ng kasaysayan, lalo pa't nawala ang pag-aaral ng kasaysayan ng Pilipinas sa high school, maging sa senior high school, kung kaya may mga sektor na nawagan na umaari ay ibalik ang pagtuturo ng kasaysayan ng Pilipinas. Ngayon naman ay natawagan ko ang magpapakilala sa ating tagapagsalita ngayon. Siya ay si Dr. Nicolas T. Malyari, ang likalang kulayo ng Agham, Maagang Panlikwa at Pagunlad, na siya namang kakatawanin ng tagapangulo ng Departamento ng Kasaysayan na si Professor Marlon F. Agoy-Agoy.
Isang magandang hapon po sa ating lahat. Kagabi, no, nung tinawagan ako ng ating dekano, Dr. Malyari, ako po ang kanyang inatasan na kumatawan sa kanya para po sa pagpapakilala sa ating professorial lecturer. Binanggit po niya ang task na ito, ako po ay magkahalong tuwa at hiya ang aking naramdaman. Una sa kadahilanan ng natutuwa ako dahil sigurado ako na pagkatapos nitong lekturang ito, mabubusog tayo ng mga bagong kaalaman mula sa ating tagapagsalita. At sa kabilang banda nahihiya dahil para po sa kaalaman ng lahat, ang ating pong tagapagsalita ay bahagi po ng Departamento ng Kasaysayan. Siya po ay special lecturer ng ating departamento. Nahihiya po ako dahil wala po akong panahon para mapuntahan siya at personal na makausap at magpasalamat sa pagkakataon na ibinigay niya sa atin. Kaya itong pagkakataon na ito para ipakilala siya ay malaking karangalan na ibinigay sa akin. Ang dahilan kung bakit po hindi kami nagkakatagpo dahil tuwing Sabado lang po ang klase ni Doc. At ako po ay abala rin po sa aking pag-aaral dahil para po sa kalama, estudyante rin po ako. At tuwing Sabado po ang aking klase naman po sa labas. Kaya Doc, pasensya na po kung ngayon lang po kita personal na mapapasalamatan po sa pagkakataon po na ibinigay nyo sa amin. Maraming maraming salamat po. Sa akademikong pagtitipon po tulad nito, naging tradisyon ang pagpapakilala sa ating tagapagsalita sa pamamagitan ng kanyang edukasyon hanggang sa kanyang mga nagawa. So, susundan natin ang ganitong pattern. So, ang ating tong tagapagsalita ay nagtapos ng kolehiyo bilang summa cum laude sa Universidad ng Pilipinas sa degree BA Kasaysayan. Nakamit niya ang kanyang PhD sa etnolohiya o antropolohiyang kultural sa Sorbonne, sana tama, Doc, ang aking bigkas, sa Universidad ng Paris at nakatanggap ng pinakamataas na katungkulan o karangalan, sorry. Naging tagapangulo sa Departamento ng Kasaysayan sa UP Diliman mula taong 1989 hanggang 1991. Naging dekano rin sa Kolehiyo ng Akampanlipunan at Pilosopiya sa parehong pamantasan mula 1991 hanggang 1994. Ilan sa mga parangal na inawat sa kanya ang recent lang po ito, yung Academic Prime Mover of the Pan-Malayan Identity na iginawad ng Philippine Historical Association noong 2017 sa Manila Hotel. Ang isa pa yung Gawad Bakas na ibinigay naman ng Bahay sa Siksikan sa Kasaysayan ng Bagong Kasaysayan Incorporated noong 2014. Siya po ay hinirang bilang Most Distinguished Bedan ng San Beda College sa Mendiola. Binigyan din siya ng gawad ng Komisyon sa Wika noong 1987, gawad ng Sentro ng Wikang Pilipino noong 1999, gawad pambansang alagad ni Balagtas noong 2009, bayani ng Wika noong 2009, at Most Outstanding Bicolano Artist for Literary Arts noong 2009 din po. At ilan sa kanyang mga aklat, ang Pilipino or Filipino sa Akampanlipunan at Pilosopiya, 1991. Kasaysayan ng Pilipinas, Isang Balangkas, 1993. Ang Kartinya ni Emilio Jacinto at ang Diwang Pilipino sa Agos ng Kasaysayan, 1999. The Malayan Connection, Ang Pilipinas sa Dunia Melayu, 1998. Ang Sikolohiyang Panglipunan at Kalinangan, 2004. At napakarami pa pong iba. Kanina po nung tinitingnan ko ang kanyang curriculum vitae, hindi ko po alam kung ano pang gagawin ko sa sobrang kapal po nung kanyang curriculum vitae. At sa lahat po ng ito, ang pantayong pananaw ang kanyang ambag sa historiografiyang Pilipino. Sa pagkakalam ko po, hindi po ako nagkakamali, ito po ang pinakakilala po sa kanya, no? Ang pantayong pananaw. Ngayon po mga kaibigan, mga mag-aaral at mga panauhin natin, ikinararangal ko pong ipakilala sa inyo ang aking pong professorial lecturer. Wala pong iba kundi si Dr. Zeus A. Salazar. Thank you.
Magandang hapon sa inyong lahat. Kakayanin? Kakayanin. Medyo mahabang magiging lektura. Pinabalaan ko kayo na mayroong guwardiya sa likod ninyo. Pag natulog kayo, babatukan kayo. Dahil mahaba ang lektura, gusto kong maupo dyan habang binabasa ni Professor Arvin Pingol yung aking lektura. Kasi siyempre, medyo macho naman ang boses ko, pero mayroon ng daralgal, dala ng katandaan. So, habang binabasa niya yung panayam, magkukomentaryo pa rin ako ng konti. Kaya haba ang panayam. Si Maifel Aluga ay mayroong reaksyon. Sabi niya, baka hindi siya makapunta. Pero babasahin ito yata ni Professor Shaw. Ang tawag sa aleman ng isang nagdo-doktorado ay doktorandus, DRS. Kaya si Shaw ay DRS, ang daming doctors. So, kung papayagan niyo ako, maupo na ako doon at magkukomentaryo ako muna bago basahin ni Arvin yung lektura. Maghahabaan ito, kaya please, alam ko wala kayong dalang unan, pero yeah, kung matutulog kayo, yan na lang, no? Maraming salamat. Ang buong mundong Austronesiano ay
naukupa ang dalawang karagatan. Karagatang Indiano mula sa Silangang Afrika at karagatang Pasipiko hanggang sa Nuka Hiva o Easter Islands na napakalapit sa Timog Amerika. Kaya ngayon, ang Nuka Hiva ay bahagi ng Chile. So napakalawak na. Actually, ito ang mga wikang Austronesia, no? Kalat ng mga wikang Austronesia, no? Ay isang napakahabang teritoryo sa buong mundo, sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Mas malawak pa ito kaysa Indo-Europeo, mas malawak pa kaysa Mongol at iba pa. So yun ang ipakikilala muna ang konsepto ng Austronesiano sa kung paano ang isang buong kaninanan, buong kultura. Yung pangalawa ay tutukoy sa pagtingin ng batayong pananaw sa kabuuan o pagkabuo ng isang kaninanan. Kaya magkakaroon dito ng dalawang halimbawa. Ang una, halimbawa na isang buong kaninanan, buong kultura. Makikita nyo mamaya na sa aking palagay, ang mga kultura kaninanang Pilipino na buo ay mayroong sariling epiko o awit. Kung walang awit, walang epiko, pag nawala na ito, wala na ang kabuuan ng lipunan at kaninanang nabanggit. No? At magkakaroon din tayo pangalawang halimbawa, kaninanang di buo o nabubuo pa lamang. At ito ay ang Pilipinas sa agos ng kasaysayan. Sa kasamaang palad, hindi pa buo ang bansa. Siyempre, nagsimula ito sa mga buong kaninangan noong 16,000 taon, pero nawasak o medyo napaloob ang mga kaninangan ito sa isang imperyo, no? Kastila, pagkatapos Amerikano, at bilang reaksyon sa dalawang pananakop na ito, nagkaroon na isang bagong, mas malawak na kultura, isang kulturang pambansa, no? Na sa kasamaang palad ay hindi pa buo bilang estado at lipunan. Ito ang pangalawang halimbawa. Sa pangatlong bahagi ng ating lektura ay titingnan kung paano ang pagkakahating pagkalinangan ito at kung paano dulot ng pakikibaka ng pantayong pananaw nilalayong itong mawasak yung pagkakahati, pagkahating pagkalinangan at mabuo bilang kalinangan at lipunan. Ito ang tatalakayin sa ikatlong bahagi. Finally, sa conclusion, titingnan natin o ipapaliwanag sa inyo kung paano ang pagkapasok ng pantayong pananaw sa K-12 sa sistema ng edukasyon ay
isang paniwala, isang napakaliit na paniwala ng pagkabuo ng o pagbubuo ng Kapilipinuhan. Yan ang pag-asa. Siyempre, sa kasamang palad, marami ang nagsasabi na patay na ang pantayang pananaw. Kaya ngayon ay binubuhay natin upang buhayin ang bansa. Maraming salamat. Introduction. Mahalaga at makabuluhan hindi lamang para sa tagapagtaguyod ng Pantayong Pananaw o PP, kundi gayon din para sa ating kasalukuyang sistema ng edukasyon na binana sa pinamana ng dalawang okupasyong dayuhan ang pagkapasok ng Pantayong Pananaw sa K-12 na kurikulum. Halos isang hatinggang taon na pagpupunyagi ng mga tagapagsulong ng Pantayong Pananaw at ng bagong kasaysayan na dulot ng bagong historiografiyang Pilipino na mapawi sa kasalukuyang lipunan at kabiyaslan ng Kapilipinuhan ng dambuhalang pagkakahating pangkalinangan, nasanghi ng kalituhan ng estadong postkolonyal at pagkalito ng mga mamamayan nito. Maraming bahagi ang bumubuo ng lipunan at kabiyaslan ng Kapilipinuhan sa kasalukuyan. Isang bahagi lamang ang sistema ng edukasyon, ngunit mahalaga ito sa pagtatakda ng diwa at patutunguhan ng bansa. Nakapasok na ang Pantayong Pananaw, ngunit bilang isang maliit o napakaliit na paksain lamang ito sa kurikulum. Kung titignan ang kabuuan, ang layunin ng PP ay baguhin ng lubusan ang sistemang umiiral. Isang halimbawa na ang adikaing gawing ganap na Pilipino ang pagtuturo at itinuturo. Higit sa lahat ang mapalitan ng wikang panturo mula sa banyagang Ingles tungo sa wikang pambansa. Natapuan ngayon pa lamang kinakaharap na ng PP ang isang mapait na suliranin. Ang akala at palagay ng marami sa mga namamahala sa sistema na di umano'y maituturo ang PP kasama ng mga bahagi nitong bagong kasaysayan, bagong historiografiya, at bagong balangkas ng kasaysayan ng Kapilipinuhan sa wikang Banyaga. Bukod ito sa pangyayaring minarapat na ng mga nakapangyayari na simulang lusawi ng kasaysayan ng Kapilipinuhan bilang asignatura. Gayong hindi pa nga natututunan ng mga nakapangyayaring ito ang buong lawak at lalim ng ating nakaraan. Simula ang seminar workshop na ito ng pakikibaka para mapalalim ang kaalaman ng kasaysayan ng Kapilipinuhan upang muling mabuo at mapagtibay ang diwang pambansa na nawaglit at sapilitan pang kinalilimutan ngayon. Pakikibaka rin para lalo pang mapatatag ang kakanyahang ng Pilipino. May apat na bahagi ang lekturang ito bukod sa introduksyon ito at ang konklusyon. Sa unang bahagi, pinakikilala ang kaanyuan ng isang buong kalinangan, kabiyaslan at lipunan ayon sa pagtingin ng Pantayong Pananaw at iniuugnay ang kaanyuan ito sa mga sagisag ng araw bilang kabuuan na ayon sa kaisipang Austronesiano ay sumasalamin sa ugnayang panloob ng komunidad. Sa pangalawang bahagi, tatalakayin ang katuturan ng kasaysayan bilang salaysay na may saysay, kapwa sa isang lipunan at kalinangan kabihasnang nabuo o buo at isang di pa buo o nabubuo pa lamang tulad ng Kapilipinuhan. Nakatuon ang pangatlong bahagi sa kasalukuyang kalagayan ng Kapilipinuhan bilang pamayanan na nasa proseso ng pagiging isang bansang may kabuuan. Ang pinakakatangian ng kasalukuyang kalagayan ito ay ang dambuhalang pagkakahating pangkalinangan o yung tinatawag ng mga Inglisero na The Great Cultural Divide, na dulot ng dalawang magkasunod na okupasyong banyaga na taglay ang magkaibang anyong kultural ng sibilisasyon ng kanlura. Sa unang bahagi, pinamagat ang pag-uugnay ng kalinangan, kabiyaslan at lipunan na may Pantayong Pananaw at ng simbolong paikit o paikot na Austronesiano. Kalinangan kabiyas na may Pantayong Pananaw. Una, isang kalinangan o kabiyas na may kabuuan. Ikalawa, ikabuuang dulot ng pagkakaunawaan sa pangkalahatan ng mga kasapi ng naturang kalinangan o kabiyaslan
Ikatlo, pagkakaunawaan, kahit na sa pagkakaiba-iba ng mga palagay at hangarin, o layunin bilang kontradiksyong panlipunan, na tulad ng pagkakaroon at paggamit ng isa sariling wika. Tuloy. Ika-apat, sariling wika na impukan, kuhaan ng mga konsepto, dalumat at kategoryang pangkaisipan at pandamdam at pangpahayag. Kalima, impukang pinagahanguan at pinag-iibayo sa talastasan ng kabuuan sa agos ng kasaysayan, kalinangan, kabias na nito. Ang lahat ng nabanggit sa itaas ay sinisimbolo ng paikot o paikit sa loob ng bilog sa kanan na nagpapahiwatig ito ng panloob na diskursong pangkalinangan. Ito ay nandyan sa lektura, pero nandun din sa anong daw dyan, sa pabalag ng pamphlet na ito. At makikita mo ito sa buong teritoryo ng mundong Austronesiano. Kaya itutuloy ito ni Arvin upang ipakita sa inyo. Hindi lamang sa buong teritoryo, sa kasalukuyan, pero may makikita pa sa arkeologiya. I-emphasize ko yung archaeological pag nabanggit na ni Arvin. B. Simbolong paikot na Austronesiano. Ang nasa kaliwa ay ang araw sa larawan ng tema ng panayam sa unang slide. Ang nasa kanan naman ay isang kahawig na simbolo mula Kalimantan. Yung paliwanag doon sa kaliwang larawan, tulad ng nakasaad sa libro namin ni Dr. Peñalosa, ang itinuturing na pinakamahalaga ay sa relihiyon ang imahe ng universo. Sa mga Muslim, ang winika ni Allah, sa KKK ang katagalugan. Sa pangalawang larawan, ito ang ipaolin ng Kenya at Kayan. May kakaunting pagkakaiba sa ibang grupo tulad halimbawa ng Ibad. Ngunit ang nagtataglay ng tattoo ay mandirigma lamang. Gayun din sa atin noong una, kapwa tattoo ay nakatatak sa balikat. Mayroong katutuklas lamang sa katanawan na napakaliit na artifact na makikita ito. Unfortunately, kumakailang lamang na hukay ito, kaya hindi ko inilagay dito. Pinalagay ko ito sa pabalata ng filosofiya ng kasaysayang pambansa na ginagawa ng isang grupo ng aking mga estudyante ngayon. Pero siguro na inggit yung ilang grupo na hindi gumawa ng pabalat, gumawa ng ibang pabalat na wala yung simbolo mula sa katanawan. Kasi akala nila ang paggawa ng pabalat ay arte lamang. Hindi yung lubos na pagkaunawa kung ano talaga ang nasa loob ng libro. No, na ipakikita na doon sa mismong pabalat. Kagabi medyo hindi ako mapakali, kaya pinagtitekstan ko yung mga bata at ipinakita ko yung aking lubos na galit mula sa Mount Olympus. Ang dami ng Thunderbolt. pag-asa ko na naiintindihan naman ng mga bata, hindi naman sila kompletong bobo. Sorry, nagamit ko ang karaniwang bokabularyo ng mga Duterte. Thank you.
ang nasa kaliwa ay isang mandirigmang Iban na may opa ipaolim, sa kanan ay isang mandirigmang Bisaya. Paliwanag, sa kaliwa ay isang matandang mandirigmang Iban na sa kapwa balikat nakatatak ang tatu. Sa kanan, isang mandirigmang Bisaya na nakatatak ang tatu ng araw sa dibdib at iba pang bahagi ng katawan. Ngayon din sa Polynesia, lalo na sa mga Maori, makikita sa aklat ni Peñalosa at Salazar. May anecdote. Kilala nyo yung, ano bang pangalan ng taong espesyalista sa pagkain na Amerikano? Sino? Gordon. Gordon, non-French. Ay napunta siya doon sa Iban eh. Yung panahon yun, panahon ng pag-ani. Kaya pwede kang magpatato. Medyo lasing si Gordon. Kaya nagupad siya at nagpatato. Nagpatato dito sa dibdib. Yung simbolo yun na nakatato sa kanyang dibdib. Mukhang nga, hindi ko alam kung saan ko nilagay na sulatin ko. Pero siyempre, tulad ng ilan sa aking mga estudyante, hindi naiintindihan ng lasing na si Buddha kung ano ang significance nung tatong yun. At gagawa sila ng, anong tawag dyan, ng pabala na hindi nalalaman kung ano ang ibig sabihin. Naintindihan na ninyo? Kapwa ang ipaolim at ang tatu ng Bisaya ay iniinterpreta ng ilan ng mga bulaklak. Gayong representasyon talaga sila ng araw na kalat na kalat sa buong mundong Austronesian. Sa kaliwa, ito ang nakatatak na tatu sa iba't ibang bahagi ng katawan ng mandirigma o baganig Bisaya. Walang kinalaman ang disenyo ng mga bulaklak. Araw ang nasa gitna at ang nasa apat na tatsulok ay mga ibon. Ang tigmamanukin ng Tagalog at sari manok ng Maranao. Lalo na kung iahambing ang simbolo ng tatu sa simbolo sa kanan ng molo upto ng molupas. Sa katunayan, ang araw bilang simbolo ng pinakamataas na anito ay laging may kasama ang ibon. Sa ilang lugar sa Micronesia at sa Polynesia, pinagsama yung ibon at anitong araw. Pinatawag sila na Birdmen. Nabanggit ko sa inyo kanina yung Nukahiba o Easter Island. Doon, ang pinakapanas na Diyos ay si Maki Maki. Hindi Yapon yun ha, Maki Maki. Talagang ibon. At the same time, siya ay pinakamataas na anitong araw. Sa ikalawang larawan, tatu ito makikita sa harapan. Tatu ito ng mandirigmang molo upo ng molupas. Ang apat na figura sa disenyo ay ang natawag na birdman o pangatamanyo o taong ibon. Na kombinasyon ng ibon at anyong tao na laganap sa buong Melanesia at makikita rin sa amo ng petroglyphs. Sa kaliwa na larawan, makikita ang mandirigma at pinunong Maori ng New Zealand. Punahin ang simbolong paikit-paikot na may tutumba sa ipaolim ng Iban ng Borneo, ngunit nakatatak ito sa mukha tulad ng araw at mga ibon sa mukha ng mandirigmang Bisaya. Ngunit ang simbolo ng ibon ay makikita nyo doon dito. Hindi pala pag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 
dalawa. Ang ibig sabihin, yung chief din ngayon ay pinapalagay ang sarili ng sarili mismo, niya mismo at ng buong komunidad na siya ay representative ng pinakamataas na anito. Nakikita sa mga Maori at sa iba pang mga Polynesiano ang kanilang pagkakakilanlan bilang kasapi ng isang grupong etniko sa pamamagitan ng kanilang pagkatatu. Sa kanan naman, tinatawag na korere o feeding tube o tubong pampakain habang tinatatu ang isang pinuno, Panginoong Maori, dahil hindi siya dapat mahawakan o madampi man lamang ng karaniwang tao. Makikita rin sa tubo ang spiral, punahin ang dalawang balahibo ng ibon sa ulo. Yung kanina, at ito naman yung feeding tube na makikita yung mga simbolismo ng spirals. Kasi ang pinunong Maori ay hindi pwedeng mahipo, masalat lamang ninuman at kumakain siya ng mag-iisa. At disiplina kasi ang magiging pinuno. Kumakain siya ng isa, kailangan ilang bagay lamang pwedeng kainin niya at wala sa ibang gawain kundi mamuno. No? Hindi siya corrupt at mananakaw. Walang Maori ang magsasabi na all of us are liars. Ito naman na. Hindi ganun. Ibang iba talaga ang pagiging pinuno ng isang Polynesian. Parang lalong nagiging pinuno ka, laging limitado ang iyong movement. Limitado rin yung pagiging hindi mayaman ang pinuno. Sa larawan na makikita sa kaliwa, ang disenyo ng ito ng tattoo sa braso ay mula sa isang tradisyonal na disenyong Maori. Makikita rito na ang simbolong paikit o paikot o spiral ay kaugnay ng ibon na maaaring agila o kaya ang laganap sa Pilipinas at Kalimantan na kalaw. Okay? Na makikita doon sa isa sa mga kontrobersyal nga na libro na Bayani at Heroine. May hinuha rin sa ilalim ang anyong tao na magkasama sa dalumat ng Birdman. Sa mga tweet, ang spiral na tattoo sa mukha ng pinuno o Panginoon sa slide 11 ay tumutukoy rin sa ibon o manu o manok. Papupuna ang nagmimiskulang balahibong ibon o manok sa tattoo sa noon ang mandirigma, gayon din ang tunay na dalawang balahibo sa magkabilang bahagi ng ulo. Sa susunod na slide, may makukumpirma ng mga artifact o ligtao sa Pilipinas na sa katunayan ay ibon ang nasa loob ng araw. Pagkatapos na magkukomentaryo, napaka-importante ito. May apat na larawan na nakahati sa apat na paliwanag. Yung una, ito, yung pinakapayak na ekspresyon ng tambalang araw-ibon sa mitolohiya ng anting-anting. Punayin ang ibon sa gitna ng araw. Nakita ito dito. Okay? Ngayon din sa pangalawa, may mas payak pa dito na simbolo na isang ay binigay ko kay Shao, yung pinakapayak na simbolo ng tambalang na triangulo. Triangulo kasi ang triangulo ay nagsisimbolo ng tundog kung saan sumisikat ang araw. By the way, siguro hindi nyo alam na yung ating bandila, kung titingnan nyo horizontal, vertically,
ito yung ano, tapos ang dalawang bahagi, yung red at blue, ay bahaging bundok. At kung titingnan niyo yung dalawang bahagi, bundok na yon, sa bitkidna ay ang araw na sumisikat. Ganyan ang wala rito kasi nandoon na sa ibang mga libro ko, no? Mayroon ba dyan? Yan, oo. Noong mga unang bandila natin, ini-exhibit yan sa na, ano tawag, vertical. Pero may mga bandilang horizontal na pag-exhibit, pero ang araw ay iba, no? Ibig sabihin, ito yung ano, tapos dito, narito yung araw, sumisikat, may bundok pa sa loob. Pag-aaralan ninyo ang kasaysayan ng ating mandila, ganun yun, no? Actually, hindi ko alam kung paano na naisipan yan ng mga revolutionary natin na yung bandila natin pala ay simbolo ng kabuuan ng panlipunan at ng araw mismo. Sa ikalawang larawan, makikita ang araw ibon sa pagkabuo ng isang tinakpan. Ayon sa mitolohiyang Pilipino, ang anting-anting. Punahin ang ibon sa gitna. Sa pangatlo, ang palawit ng kwintas. Ang palawit ng kwintas, una, at ang hikaw sa ikalawa, pinunong inililibing sa yungib ng duyong. Punahin ang simbolong paikit-paikot. Gayun din sa katanawan, may nahukay din ng isang shell. Oo, ayan, pinakita mo sa amin. Napabilog. Alam mo, ang arkeolohiya natin ay napaka-bata pa. Marami na natutupasan na nagkukumpirma sa lahat ng mga sinasabi ko dito. Itong dalawang artifact na ito, yung una ay palawit palawit ng kwintas ng pinunong inilipin. At saka yung sa ikaw, makikita nyo na nandun yung spiral. 3,730. Bago kay Kristo. Ang ibig sabihin, hindi nagsimula ang kabiyas ng Pilipino noong 1521. Tulad ng alam ni yung kanta. Kakantay ni Professor McDoy. Sa pag-apat, makikita ang araw ibon sa pagkabuo ng universo sa makabagong anyo ng dating relihiyong Pilipino. Ganun pa rin sa pangparehong paksa, kung sa slide 8 to 13, napalitaw natin ang pagkakaugnay ng simbolong paikit o paiko o spiral kapwa sa araw at ibon o birdman, pakikita rin ang pagkakaugnay ng spiral sa pawikan. Sa tatu sa kaliwa, nakapataw sa likod ng pawikan ang araw na may spiral sa loob habang may spiral din sa magkabilang harapang palimpik ang pawikan. Sa makatwid, ang kabuuang sagisag ng araw ay nakapatong sa pawikan, tulad ng makikita sa takip ng tapayang libingan ng limanan. Sa pananagisag ng tatu sa kanan, napapaikutan ng isang bahagi ng spiral ang araw na kinapaloloban ng pawikan na may disenyong tao na walang kaugnay na ibon sa likod. Sa makatwid, masasabi siguro na bilang simbolo, ang spiral ay tagapag-ugnay rin kapwa ng daigdig ng kaitaasan at ng kailaliman. Ang ibig sabihin dyan, yung buong universo ay kasi araw, tapos pawikan. Ang pawikan ay simbolo ng underworld. Sa Bohol, ang pawikan
ay naroon sa simula ng mundo. Nagkaroon lang ng mga lupa doon sa kanyang mga likod. Kaya nabuo yung Bohol sa ekolohiya ng mga Bohol noon. Kung nakita nyo yung aming libro ni Dr. Peñalosa, yung meron ba tayo? Yung cover, isang cover, ay mayroong pawikan. Napaka-importante ng pawikan sa mula Bohol, Mindanao, at Sulu. At itong brush na ito, mula sa Sulu, ay pawikan. Of course, hindi na nila nalalaman kung anong ibig sabihin ng brush na ito. No? Ay nilalagay dito. Pero noong araw, pwedeng hikaw yan at ibang dekorasyon na pangprotekta sa tao. Paliwanag ng dalawa larawan. Ulat. Sa likod, mayroon eh. Mayroon din. Pawikan. Siyempre, ginawa namin ito para maging gabay hindi lamang sa mga estudyante kundi sa mga guro tungkol sa K-12. Kasi unfortunately, ang K-12 ay itinuturo sa wikang Ingles at walang nakakaalam talaga ng kasaysayan ng mga simbolo ng kabias ng Pilipino.